Thank you. All right, welcome to Dr. Finn. Oh, sorry. Ate Jen, hindi ka makikinig dito? Hindi ka makikinig sa... dito? Okay. Hindi ko lang kung saan ako magsimula eh. Okay. Gusto ko rin natin kung saan tayo una nagkakilala. I guess, request of voice. Actually, kung hindi nyo alam, hindi ko plano talaga sa pumasok sa showbiz. Una, hindi ko ginusto, pero sabi ko, sige, try ko. Kasi pangarap ko naman talaga. Pero ano mo, mahihain talaga ako bata dati. Tapos, nung na-audition na ako, pumasok na ako, tuloy-tuloy na. So, nakita ng mama ko, nakita ng papa ko, kung mas kasaya. Pagkatapos ng The Voice, ako yung pinaka-binash. Ako yung pinaka- sinasabing hindi talaga deserving. Ako, siguro masasabi ko na baka di ako deserving, pero I guess God put you in that place for a reason, di ba? It's not someone else's fault kung bakit na nandun. God put me there because I guess believe niya na kaya ko. Grabe yung pagbaba sa akin nun. There were so many rumors, daming mga sinasabi about me na hindi naman totoo. Pero, binabasa ko. Sinasabi ng mama ko, sinasabi ng papa ko, huwag ko na nang basahin. Binabasa ko yung mga death threats, daming. Wala. Pero ako yung tipong tao na kahit anong sasabihin ng tao, masaya pa rin ako. Kung masaya ako, wala silang magawa sa akin. And then, siyempre may mga ilan sa news. Of course, si Kuya Mark nandun ever since day one mamalus. Tita Cherry. Actually, madami kayo na nandito nung day one pa lang. Nung ang daming hindi naniniwala sa akin, kayo yung talagang sumusuporta pa rin sa akin kahit anong mangyari. Yun ang sinasabi ko talaga sa sarili ko. Hindi ko alam kung how I'm gonna make up for that. Make up for everything that you've done for me. Kasi, if you guys don't know, there was many times na gusto ko talaga sumuko. Yung, ayoko na mag-showbiz, ayoko na kumanta. Kasi, una, nakita ko yung pinaghirapan nyo para lang sa akin. Sinasabi ko, paano kung mabawi ito? Tapos, nakita ko yung pinaghirapan ng tatay ko. Pinaghirapan ng mama ko. Di sila magkasama ngayon, pero feel ko parang kasalanan ko yun. Every night, nung Willa will be in, nagpa-pray ako, Papa Jesus, sana ito na yung break ko. Sana magawa ko na ito ng tama. Sana hindi na ako mababash pagkatapos na nito. Doon, medyo naging masaya ako. Pero, sinabi ko, parang gulang pa rin ito. Actually, there was, kahit this year lang ha, may mga ilang times na sabi ko sa sarili ko, sumuko ko na, huwag ka na mag-showbiz, parang hindi na to for you. This year has been the craziest year of my life. Dami kong pinagdaanan na masaya, na malungkot. Kung alam nyo, I make a lot of friends sa showbiz. Ako yung, I guess, you can call me friendly sa showbiz. Pero, yung mahirap is maghanap ng totoong kaibigan. There's only been one person in my life. Siguro, one person talaga sa showbiz na na-meet ko. At talagang sinabi ko na I can trust this person. Si Darren yun. So, tagal namin kabigat ni Darren. I guess, actually, this never been a time na nag-away kami, ever. Si Darren talaga, kahit napakakulit niya, kahit minsan binubuli niya ako. Siguro last week to, may isang time, kasi naghanap kami ng bahay ni mama. Tapos sabi niya, sarang sa akin, tinext niya ako, sabi ko, Kyle, I'm really proud of you. Sabi ko, san to galing? Sabi niya, boom, lahat ng mga pinapangarap mo, tuloy-tuloy na. Ito na yung break mo. Ito, may show, yung Kadenang Ginto, grabe yung support sa'yo. Ang dami mong mga projects na dadating. Sinasabi ko lahat.
Then, doon ka na-realize na talagang mahirap talaga maghanap ng taong mahalaga. Taong sumusuporta sa'yo kahit anong mangyari. Alam ni Darren lahat ng pinagdaanan mo sa buhay ko. Darren lang talaga yung hindi na tago. Alam ko ano sa inyo, gusto mo si Darren. Darren is such a good guy. And alam niyo, binabash din siya. I guess, doon kami nag-click bilang kaibigan ni Darren kasi I guess he's been there since day one, like you guys. Di siya mayabang. Yung kami, Team Sara, di ba? I guess, I can't thank you guys enough. It wasn't just Darren, but it was also you guys who've been there. Kasi there was a time, sinasabi ko nga, there was times na talaga gusto ko, nagsumuko, ayoko na mag-showbiz. Pero sinasabi ko, ang daming ayaw sa akin, pero mas madaming sumusuporta sa akin ng kayo. Sabi ko, pero mag-iwan ko sa sila. Pero sinasabi ko, di ko kayang iwan kayo sa lahat ng pinaghirapan niyo para lang sa akin. At gusto kong ibalik sa inyo din. One day, I will do my best para maging masaya din tayo lahat. Sabi ko, mahaba to eh. Six minutes? Okay, well, si Mama, alam mo mga age natin, yung mga ka-age ko, 50, siguro mga mag-start yun ng mga 13. Doon tayo. Doon nagsisimula na yung mga 13 yung depression. Lahat tayo dumaan doon eh. Actually, ako napansin ko na medyo may pagka-bipolar din talaga ako. Ay, sasabi ko yan. Ako, dumaan din ako doon. Dumaan din ako sa depression. Sabi ko na, alam mo yung, pero may mga times na, I guess, yun na sabi ko, bakit ba ganito? Bakit ang dami yung nagmamahal sa akin? Bakit sobra yung magmamahal? Bakit sobra yung pagmamahal nila sa akin? Parang kung tigilan ko na lang to para di na sila mas-stress na yun. Hindi yung sinasabi ko dati. Tapos yung mama... sorry. Yung sinasabi ko sa sarili ko. Pero, minapitan ko naman. Tapos sinasabi na, Kyle, ginagawa namin to. Di dahil may gusto kaming we want to get something from you. Pero it's because we love you so much. Doon ako natamaan ng sobra. Doon ko sinabi na kaya ba ito? Ano ba siya? Okay. Sabi ko, kaya ko labanan ito. Kaya ito, kaya ko labanan yung sarili ko para mapusaya ko lahat. Kayo at yung buong pamilya ko. So gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapalakas po sa akin. Kayo. Kayo na, kayo po talaga nang papalakas sa akin. There was time sa malamdat ako, tapos pumunta ako sa Malsure, makita ko ngayon, masaya, sabi ko, wow, ito talaga yung pangarap ko. Gagalingan ba ito for, para sa kanila. So, thank you! I love you guys so much. Hindi ko lang sinasabi yun, ha? Mahal na mahal ko talaga kayo. Of course, Father's Day. Saan yung mga fathers nyo? Father's Day. Pagka-uwi nyo, ha? Nag-happen nyo yung tatay nyo na siya ba? Bakit kasi tinapat natin sa Father's Day, no? Kasi dito, gusto ko pagka...
Hey guys, gusto ko pagkauwin yun, yakapin niyo yung tatay niyo yung sobra. Kahit na lasing yun. Eh, di video call mo. Basta, ipakanta mo sa tatay mo na sobrang mahal ka. Na sobrang mahal mo siya. Kasi, ipagsip ko lang, your dad will not, out of everyone in your family, your dad will not tell you the most na mahal ka. Yeah. For the dad, it's more action. It's more, gagawin niya lahat. Ang sinabi nga ng dad ko, mas mahalaga yung buhay ng mga anak niya kaysa yung sarili niyang buhay. So, mahal niyo yung tatay niyo kasi wala din kayong buhay kung wala sila eh. Mga tito na, sila tito, grabe yung pagmamahal nila. Father to be. Father to be.